Bago siya naging mentor at head coach ng greatest shooter na si Stephen Curry ay nagpakilala muna si Steve Kerr bilang isa sa mga sharpshooter noong 90s era. Ngunit ang mas tumatak sa kanya noon mga idol ay ang kanyang clutch famous jump shot na nagpanalo sa kanila noong 1997 NBA Finals kontra Utah Jazz. Pinagkatiwalaan siya ni Michael Jordan na siya ang bibira sa opensang yun. Hindi naman nagkamali si MJ mga idol dahil nakuha nga nila noon ang kanilang back-to-back champion. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng 5-time NBA champion, ang 3-point assassin noong 90s era na si Steve Kerr. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 1988 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA si Steve Kerr bilang 50th overall pick. Muntik pa nga siyang maging undrafted mga idol, siya ay pinili ng koponan ng Phoenix Suns. Ngunit kahit nga na draft ito ng Suns ay hindi ito nabigyan ng pagkakataon na maipamalas ang kanyang pagiging shooter. Binigyan lamang siya noon ng 6 minutes playing time per game. Kaya naman napakababa din ng kanyang output na nag-average lang ng 2.1 points per game sa kanyang 26 games played. Well, hindi nga pinatagal ng Phoenix Suns itong si Steve Kerr sa kanilang koponan dahil sa sumunod na season lang nang itrade ito papuntang Cleveland Cavaliers. Well, kung sa Phoenix Suns ay 6 na minuto lang ang naibigay sa kanya, pagdating naman niya sa Cavaliers ay nagamit siya ng gusto ng koponan. Sa kanyang unang season sa Cavs, nang bigyan agad ito ng 21 minutes playing time per game. Hindi man siya naging starter sa koponan pero maganda naman ang kanyang naiaambag lalo na sa kanyang pagiging 3-point assassin sa koponan. Nagkaroon siya ng 47% sa 3-point field goal. Tatlong season ang itinagal ni Steve Kerr sa Cavaliers at sa kanyang huling season sa Cavs mga idol nang makarating pa ang koponan noon sa Eastern Conference Finals. Nakaharap nila dito ang pader na koponan noon ng Chicago Bulls na pinamumunuan ni Michael Jordan. Well, kahit papano naman ay nakasungkit ng panalo ang Cavs, ngunit hindi nga lang sila pinalad na makarating sa finals dahil tuluyan silang nilaglag ng Bulls sa Game 6 ng kanilang bakbakan. 1992-93 season ang itrade naman siya ng Cavaliers sa Orlando Magic, ngunit muling binangko si Kerr sa koponan ng Orlando. Kung sa Cavaliers ay nabibigyan siya ng almost 20 minutes per game, sa Orlando Magic 9 na minuto lang mga idol, na may ambag lang na 2.6 points per game. Hindi na din siya binigyan pa ng extension ng Orlando noon, pero mukhang napabuti pa ito para kay Steve Kerr. Dahil pinagsarhan man siya ng pinto ng Orlando Magic ay pinagbuksan naman siya ng koponan ng Chicago Bulls. Kaya 1993-94 season nang pumirma si Steve Kerr sa koponan ng Chicago Bulls. Ngunit sa pagpasok niya sa koponan ng Chicago Bulls ang siya naman pagre-retiro noon ni Michael Jordan. Kakakuha lang noon ng Bulls ng kanilang three-peat NBA champion. Ito yung unang pagdeklara noon ni Michael Jordan ng kanyang pagre-retiro mga idol. Well, sa kanyang unang season sa Bulls ay buong 82 games ay nakalaro itong si Steve Kerr dahil ginamit siya ng gusto noon ni Phil Jackson. Binigyan siya ng 25 minutes playing time per game at tumaverage ng 8.6 points per game. Siya ay nagkaroon din ng 42% sa 3-point area. Yun nga lang dahil nawala nga si Jordan sa kanilang koponan ay hanggang semis ng playoffs lang ang inabot ng kanilang playoff run dahil tinaob sila noon ng New York Knicks at umabot nga ito sa Game 7 ng serye. Well, after ng kanilang pagkatalong ito na magbalik si Michael Jordan sa liga ng NBA, kaya sa season ng 1994-95 season nang makasama na nga ni Steve Kerr si Jordan, muling kinatakutan noon ng Chicago Bulls, hindi man nila nakuha ang number 1 seed sa East, ay pumanglima pa rin sila sa standing na 47 wins and 35 losses. Ang koponan ng Orlando Magic noon ang siya nagahari sa East na pinamumunuan ni Anfernee Hardaway at Shaquille O'Neal. Sa semifinals ng playoffs nga noon mga idol, nang makaharap nga nila ang number 1 seed ang Orlando Magic, nahirapan sila ng gusto dito mga idol. Kahit nagbalik pa si Michael Jordan ay hindi sila masyadong nakapalag sa Magic dahil sa Game 6 lang ng kanilang seri noon nang tuluyan silang ilaglag ng Magic, kaya hindi pa nga din pinapalad itong si Steve Kerr na makakuha ng kanyang unang kampeonato. Pero next season lang mga idol, 1995-96 season ay muling pinagharian ng Chicago Bulls ang liga ng NBA. Sa regular season pa lang ay halos maging unbeatable na sila. Dito nila nakuha ang kanilang best record in NBA history noon, ang 72-10 record, na natiling nasa second unit noon si Steve Kerr. Ngunit nabibigyan naman ito ng mahabang minuto sa loob ng court. Nagagamit siya ng gusto ni Phil Jackson. Umaverage si Steve Kerr sa season ito ng 8.4 points per game na may 52% sa 3-point area. Mataas-taas
ito, mga idol. Well, pagdating nga noon ng playoffs ay halos walisin nilang lahat ang kanilang mga nakatapat. Isang beses lang silang nakatikim ng talo sa kanilang buong playoff run. Ito ay sa semis lang kontra New York Knicks, pero tinapos nga din nila ito sa Game 5. Winalis lang din ng walang kahirap-hirap sa East Finals ang tumalo sa kanila last playoff ang Orlando Magic. Kaya nakarating sila ng finals ng ganun lang kadali, mga idol. Well, ang 1996 NBA Finals ay kumpiyansa si Steve Kerr na makukuha na niya ang kanyang unang kampiyonato. Nakaharap nila noon ang number 1 seed din sa West noon ng Seattle Supersonics na pinamumunuan ni Gary Payton at Sean Kemp. Parang tigre na nilalamon noon ng Bulls ang Sonics sa kanilang first 3 games, mga idol, dahil nakuha agad ang 3-0 wins ng Bulls. Sinakala ng marami na wawalisin nga din ito ng Bulls, pero nakakuha nga ng panalo ang Sonics sa Game 4 at Game 5. Ngunit sa Game 6 nang tuluyan na nga makuha ni Steve Kerr ang kanyang unang kampiyonato sa kanyang karera. 1996-97 ang masasabi nating best season ni Steve Kerr sa kanyang karera, dahil sa season ito nang lumahok siya sa NBA 3-point contest at siya ang itinanghal noon na NBA 3-point contest champion. Hindi lang yan, mga idol, dahil nakuha niya din sa season ito ang kanyang pangalawang kampiyonato sa kanyang karera at malaking parte siya sa kanilang pagkapanalo, mga idol, dahil pinagkatiwalaan siya dito ni Michael Jordan na siya ang magpapanalo sa kanilang koponan sa finals na yun. Nakaharap nga nila sa finals na ito ang Utah Jazz na pinamumunuan nila Stockton at Malone. Nasa bench pa lang sila ay kinakausap na nga siya noon ni Michael Jordan na siya ang bibira sa kanilang opensa. At hindi naman pinahiya ni Steve Kerr si Jordan, at dahil sa kanyang clutch jump shot ay nakuha nga noon ng Chicago Bulls ang kanilang back-to-back champion. 1997-98 season nang makuha naman ni Steve Kerr ang kanyang pangatlong kampiyonato sa koponan pa rin ng Chicago Bulls. Ito na ang pinakahuling kampiyonato ng Bulls, mga idol. Magpasa hanggang ngayon ay hindi na nga ito nasusundan pa. Well, nagkaroon ng rematch nga noon ang Chicago Bulls at Utah Jazz. Parang nag-replay lang ang kanilang huling naging bakbakan sa finals, mga idol, dahil Game 6 lang din nang tapusin ng Bulls ang kanilang serye. Kaya nakuha nga nilang muli noon ang three-peat NBA champion. After nilang makuha ang kampiyonato ay tuluyan na nga din nabuwag ang roster ng Chicago Bulls. Nagretirong muli si Michael Jordan at na-trade naman noon si Steve Kerr papuntang San Antonio Spurs. Ngunit muling napaganda ang pagkakalipat niya, mga idol, dahil nakasama naman niya dito sa Spurs ang Twin Tower na sila Tim Duncan at David Robinson. Guess what, mga idol, sa unang season niya sa Spurs ay muli siyang nakalasap ng kampiyonato. Parang nakuha niya din ang four-peat NBA champion. Ito na ang kanyang pang-apat na kampiyonato. At sa 2002-2003 season naman niya, nakuha ang kanyang panglima at huling kampiyonato. Ito ay sa koponan pa rin ng San Antonio Spurs. Ito na din ang kanyang huling season sa liga ng NBA, mga idol. Dahil after nilang magkampiyon noon ay nag-anunsyo na nga si Steve Kerr ng kanyang pagre-retiro sa liga ng NBA. 2014 naman nang maging ganap na siyang head coach ng Golden State Warriors. Siya ay 4-time NBA champion bilang head coach at naging coach of the year naman noong 2016. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ng 5-time NBA champion, ang 3-point assassin noong 90s era na si Steve Kerr?